Itong ipapakita ko sa inyo, ito yung sasakyan na matagal na redondo, ayaw umandar. May problema sa fuel rail pressure sensor. Ngayon, paano ba malalaman na sira ang fuel rail pressure sensor? Dito, pakikita ko sa inyo sa video. Aalamin nyo ang value ng tatlong terminal nakikita nyo sa larawang ito. Disconnect ang fuel pressure sensor connector. So ngayon, kapag disconnected na ang connector, mayroong unang terminal. Ang unang terminal ay 5 volts reference na naka-ignition on ang pag-measure ng voltahe. Gagamit kayo ng ohmmeter. Ngayon, yung pangalawang terminal, ang tawag dito ay 5 volt signal. Naka-ignition on din. Dapat may voltahe kayong makuha. Ngayon, yung pangatlong terminal naman ay ground. Ang connector na to ay nanggagaling sa ECM. Naka-ignition on din. Dapat may makuha kayong 12 volts na ground. Ito yung actual video na kinukunan ko ng 5 volts reference, yung unang terminal. Naka-ignition yan, naka-ignition on. Yung pangalawa naman, ignition on din, kukuhanan ko siya ng 5 volt signal. Okay? So, kailangan mayroong voltahe na lalabas dyan. Makikita nyo, 5 volts ang lumalabas. 5 volt signal. Ngayon, yung pangatlo naman, ang ground yan. Ang ground na yan, nanggaling doon sa ECM. Yan yung output circuit. So, kailangan may makuha kang 12.6 volts o kaya 12 point above at naka-ignition on. Okay. Gagamit kayo ng ohmmeter. Yung isang lead nasa positive at ang ipuprove nyo ay yung negative ground na nanggaling sa may ECM. So, kailangan 12.0 above ang voltahe. Ngayon, ang next step, i-reconnected natin yung fuel rail pressure sensor connector. Ipagduktungin natin ngayon. I-connect. Ibig sabihin, ngayon, kukuhanan nyo ulit ng voltahe. So, kailangan, kapag naku, ito yung connector na, di ba, na-connect na. So, kailangan, unahin natin yung unang terminal. So, kailangan, may lalabas ulit na 5 volts reference na voltahe. So, yung pangalawang terminal ngayon, ang kukunin ko ng 5 volt signal naman. Makikita nyo rito, kapag nakasaksak yung connector, wala akong makuha ang voltahe, 0.2 lang. At itong pangatlong terminal ay ground, yung output na nanggaling sa ECM. So, kailangan makuha ko yung 12 volts pataas. So, makikita nyo yung reading dito sa ohmmeter ay 12.0. Ibig sabihin, okay yung ground sa ECM. So, alin ang naging problema? Hindi ba yung nasa gitna ng terminal? Kasi walang lumabas na 5 volts reference. Kaya ang sira ay itong fuel rail pressure sensor. Yan ang defective. Ngayon, nung nakabili na ng bagong fuel sensor, wala akong kaalam-alam na ikinabit na pala sa kabilang garage dahil sabi ko bumili muna. Nung ikinabit na, tinanong ko, ay okay na raw yung pagkaka-start at one click na. Walang problema. Parang nagdahilan lang yung sira. So, ito lang ang naging problema. Kaya, hindi ko na nakuha na ng video yung sasakyan na umaandar. Kasi, nung umandar, nirelease na nila yung sasakyan. Kaya, ayun, tinawagan ko na lang na sinabi sa akin, kahanina nga lamang tinawagan ko, at narelease na nga po yung sasakyan. Ito yung problema na hard starting, mahaba redondo. So, kailangan alamin nyo lahat yung 5 volts reference ng isang sensor. Kapag wala yan, ay mahirap na umandar ang isang makina.
kapag out of value ang 5 volts reference. Salamat po.